Ginamit ko na to sa aking Hong Kong vlogs. At ang dami sa inyong pumuna at tinanong nyo na ako, Mami Chris, saan ka nagpagawa ng bag? Or Mami Chris, saan mo nabili yung bag? So this is going to be a haul ng mga pinamili ng Mami Chris ninyo sa Hong Kong. Na-miss ko na kasi gumawa ng mga hauls na ganito. Pero just a little bit of a disclaimer, hindi to sobrang luxury haul ha. Ito lang yung mga bagay na nakita ko na, oh, mura dito ah. Oh, that's interesting. So para hindi kayo ma-trigger, kasi dami natin trigger kapag mga luxury haul. This is not a place for that. This is a place of practicality na minsan nag-i-indulge. Okay, sige. So let's begin. O, huwag na kayong magtampo. Hinanap ko syempre yung mga items na similar sa Lazada. Kinasaktuhan kasi na 12-12 All Out Christmas Sale is happening December 12 to 16. Yung mga links nasa description box. Tapos yung flash ko na lang sa screen. Yung mga nakita ko na may mga good reviews. So, best time to check out now. Kasi 100% off free shipping with last bonus pa. Start muna tayo sa mga pinamili ko sa GU. So, yung mga madalas yung tinatanong kung saan ko nabili yung ganitong top, nabili yung ganitong pants. Kung hindi siya sa Lazada, malamang sa GU ko yan binili. Kasi sa GU, it's like a sister company ng Uniqlo, pero mas slightly mas mura ng konti. So, ang dami kong gustong biling pants doon. At saka, may nakita ako na tawag dito, yung fisherman's vest. Kaso, nung nilalagyan ko na siya ng gamit, para sabi ko, ay, para mabigat. Para hindi siya masyadong practical for me. Pero now, nako, I wish na sana binili ko siya. Pag nakakita ko ng GU sa mga susunod na trips, titignan ko kung meron pa. Anyway, for the first item, bumili po ako ng silk pajamas. Kinuha ko talaga yung pinakamalaking size, XL. Kasi, iba talaga ang quality ng tulog mo kapag naka-silk pajama. Kaya yung magandang quality ng silk kasi parang ang gelatin na nagsislide sa plato. Parang ganun yung pakiramdam niya. Nag-try na ako ng mga cotton na pajama. Hindi siya very comfortable for me. Mas okay pa rin talaga ang silk. Downside lang sa silk is pag nanisnisan siya. So, medyo malapit-lapit siya sa mga ganong klase ng trahedya. Kaya yung mga magic tape, okay, yung mga laruan na matatalis ng anak ninyo, ilayo nyo sa mga silk pajamas ninyo. Ito yung print na pinili ko. Ayan. Yung kulay white na may mga strawberry maliliit. Maliban dito, bumili rin pala ako ng mga bags sa GU. Ang ganda nitong bags na to. Ginamit ko na to sa aking Hong Kong vlogs. At ang dami sa inyong pumuna at tinanong nyo na ako, Mami Chris, saan ka nagpagawa ng bag? Or Mami Chris, saan mo nabili yung bag? Sa GU din po yun. Maraming colors available, pero ito kasi yung pinaka-practical for me, black and gray, para pag madumi, hindi masyadong halata. Ang ganda nitong bag na to, alam nyo kung paano ko nalalaman na safe yung mga gamit ko sa bag. Yung kahit ako, hindi ko makita yung gamit ko. Pag, ayan kasi, di ba, ang lalim niya. Pag nasa loob na lahat ng gamit ko, sige, kung kalkali, hindi ko siya makita. To a point na kailangan ko ng flashlight. So, napapaisip tuloy ako, tama bang purchase to? Or this is a sign na hindi talaga ako mananakawan dahil ang hirap buksan, ay, hindi, may madali siyang buksan, ang hirap hanapin nung gamit sa bag. So, ayan siya. Ay, hindi ko pala nasabi sa inyo yung presyo, no? Ilalagay ko na lang sa screen. O, ayan. And speaking of bags, ang dami ko pang pinamiling bags. Hindi ko na nga lang na-videohan kung saan ko siya nabili. Sa may Wan Chai area to, siguro mga dalawang kanto lang away from our Airbnb. Kasi nung nabili ko sila, parang isang oras na lang aalis na kami. So wala na akong time mag-vlog. Ang ganda. Ito yung mga maniningil ako ng utang bag. Ang daming pockets, if you know me very well. Mahilig ako sa nylon material kasi very, very durable siya. Tapos gusto ko yung maraming pockets na ganyan. O, diba? At ito po ay, ayan, $59 lang pala to. Ayaw nga nilang magtawad, nakakainis. So, pero ayun na nga, binili ko na lang. Maghanap ako ng very similar dito sa Lazada, ha? So, I both got them in gray at saka black na kulay. O, diba, ang ganda? So, ayan, ang Mami Chris na na-addict sa mga bags na naman. Kasi hindi lang yun ang binili kong bag. Sa same ukay-ukay place ata yun. Basta para isang stretch ng mga mumurahin, bagsak presyo, na may ukay-ukay na mga tinda. Ito pa yung binili ko. O, diba, gray and black din. Backpack, backpack! Ang ganda nung backpack! O, ayan. Kasi, kung titingnan nyo siya, sakto lang yung size niya para sa aking nanay. Maraming pockets, maraming zippers, at saka, meron siyang ganito. Ang laking bagay ng ganito kasi pwede mo ilagay, isabit sa maleta mo. O, ayan. At saka meron siyang zipper dito. Lagi ako naghahanap ng mga bag na merong pockets dito sa likod. Para dito ko ilalagay yung mga passport o kaya yung pera.
So ito ay magagamit natin sa ating Thailand trip, which will be happening in a few days. Siguro in 2 days dilipad na ako. Maliban doon, ang dami kong binili ng mga ganitong bag. Ito yung pinampasalubong ko sa aking team. Ang ganda! Ang ganda, di ba? Noong unang kita ko to, sabi ko, naisip ko kagad yung team ko. Ay, sabi ko, magugustuhan nila to. Ayan. Ang cute-cute, no? Para siyang supot style na ganchilyo. Tapos, meron siyang leather strap. Para, pwede siyang ganun. Nice! At ang mami kiss nyo, ang dami mga iba't ibang kulay doon. Nagkalkal ako ng mga kulay na malapit sa aking puso, kagaya ng itim, puti, beige. Kasi yun yung pinaka madaling parisan. Kasi kapag sobrang makulay, medyo maganda siya on its own. Unless you have a good, you know, OOTD. Pero kadalasan, medyo hindi maganda kapag sobrang multicolor. Kaya gusto ko yung ganito. Yung hindi masyadong memorable na kulay. Ito lang yung may kulay na binili ko. Ayan, bibigyan ko sa nanay ko to. Pero yung black, this one is mine. And I found something very, very similar sa Lazada. Meron din ako nakitang store doon na bagsak presyo ng mga underwear, swimwear, tsaka mga gymwear, ganyan. At may nabili si Mami kasi, tagal-tagal ko na naghahanap ng ganitong shorts. Alam ko meron dito sa atin eh, pero hindi ako makakita ng pasok sa size ko. 2XL, syempre malaki yung size ko kapag nandun sa Hong Kong. Kasi ang papayat ang mga tao doon eh, no? Ayan, ito yung may cycling shorts sa loob. Tapos, short siya na ganyan. O, diba, pang workout, binili ko rin yung kapartner niya na ano, na double XL na, tawag dito, sports bra. Bumili ako ng isang Paris niyan. At yun yung mga sobrang mumurahin na mga bagay na binili ko. Now, let's move on dun sa mga sobrang mahal. Munti ko na makalimutan, ito po ang nag-iisang beauty product na nabili ko. This is a setting spray mula sa Charlotte Tilbury. Napakabango na, ang bango. Sana naamoy nyo. Ang bango ng kanilang paper bag. Grabe, first time ko nakapunta sa store ni Charlotte Tilbury at gusto ko na lang dun tumira. Sobrang ganda. Ang saya-saya. So, dapat bibili ko yung travel size nitong setting spray. And I was actually contemplating if I should get like a foundation, a concealer. Pero naalala ko, hindi nga pala tayo masyado mahilig sa foundation. At saka, I already have a concealer. So, sabi ko, saka na yung complexion products, bumili na lang tayo nito. Gusto ko yung travel size, pero yung sales agent doon, sabi niya, mas makakamura ka kapag itong malaki yung bilhin mo. Eh, I'm at the point where I am 35 and I apply a very thin layer lang ng powder foundation and I really love the Hoolas factor ng Makeup Forever together with the setting spray. So, na-obsess ako sa mga setting sprays at nakikita ko to sa, ano, yung makeup artist ni Nadine Lustre. Sobrang holy grail niya daw to. Kaya sabi ko, sige, try natin siya. And so far, so good. I actually like it. I know na isang beses mo lang to i-spray. Pero what I actually do is I spray it multiple times. Kasi super duper oily ang skin ng mami kiss ninyo. Or if hindi ko naman siya ma-spray ng multiple times, what I do is sobra talaga. Walang panghihinayang ako nagsispray ito sa aking face. So that's that. Okay. Eto. Ito yung pinakamahal na purchase, yung iPhone 15 Pro Max, hindi para sa akin, kundi para sa asawa ko. So dahil good boy ang aking asawa, may iPhone 15 siya, kaya iyak na ngayon ang savings ng Daddy Justin ninyo. Wala dito sa akin yung actual na iPhone kasi ginagamit ni Daddy Justin. Actually, medyo, ano na nga, natitempt na rin ako mag-upgrade sa iPhone 15. Gusto ko magdagdag pa na isang iPhone. Kaso, ang nangyari kasi, nung nandun kami sa Apple Store, wala yung, ang gusto ko talaga yung unit yung kay Daddy Justin kasi kulay gray. Lahat gray, lahat, alam mo yun, hindi dumihin. Yung available na lang na nandun is kulay blue. Hindi ako masyadong fan ng kulay midnight blue na iPhone. Sabi ko, either nandun yung puti, black or gray, bibili pa ako. Eh, kaso wala. So, I took that as a sign. So, hindi na ako bumili. Ayun, sobrang gaang na iPhone 15. Very practical siya kapag mag-vlog ka. This is the 14 Pro Max. Ito yung ginagamit ko. Ang bigat, may 20 grams different siya. Akala mo, ulit lang yung 20 grams, no? Pero kapag bit-bit mo na siya, tapos nag-vlog ka, malaking bagay. Ang gaang-gaang. Yung pagkagaang niya, akala mo nga fake siya. Ganun. Okay, maliban doon, isa pang Apple product na binili ko is the Apple AirPods. Kasi yung lumang AirPods ni Liam, na galing kay Ninang Pam, na ako yung gumamit, nasira ko na. Wear and tear. Ito yung luma, ayo. Ayan.
mabilis na siya malobat. So sabi ko, kailangan ko ng ganitong klase ng wireless na AirPods. So bumili ako doon. Sinabay ko na doon sa iPhone 15 ni Daddy Justin yun. Actually, sinasabi nga sa akin nung ano, sales agent, mas maganda yung isa kasi may noise cancelling. Eh, nanay tayo, hindi pwedeng noise canceled lahat. Kasi gusto ko na naririnig ko yung mga bagay na gusto ko marinig sa AirPods. At naririnig ko rin yung anak ko. At isang AirPod lang ang ginagamit ko. Madala lang ako maglagay ng dalawang AirPods para aware pa rin ako sa aking surroundings. Ang bilis ko magsalita. Hinihingi lang ako, wait lang. Bumili rin ako ng... Ayan, external hard drive. Dapat pala tatlo nito binili ko eh, no? Pero, ayun, bumili ako ng external hard drive para dun sa mga vlogs na itatransfer ko dito para hindi mapuno ang aking laptop. So, that's that. And last but not the least, bumili kami ng action camera, yung Insta360. Ay, by the way pala, ma-mention ko lang, yung mga Apple products sa Hong Kong, wala halos pinagkaiba ng presyo sa Pilipinas. Pero, yung mga cellphones nila, yan, yung mga unit na cellphones, mga 8 to 10,000, mas mura. 8 to 10,000 pesos na mas mura kumpara dito sa Pilipinas. So, eto, nabili ko dun sa isa sa mga tech stores na nandun. Mas mura siya ng 5,000 pesos kung ikukumpara dito sa Pilipinas. So, ayan. Happy ako sa mga purchases namin. Hindi ako masyadong bumili ng mga bagay na hindi ko kailangan. Maliban na lang dun sa mga maraming bag. O, di ayun na nga. Dapat bibili rin ako ng shoes. Pero since we're gonna be flying to Korea, doon na lang tayo bibili kasi mas mura ang sapatos doon. Ay, Daddy Justin, yun, hindi napigilan. Ang daming binili ng sapatos. Kaya sabi ko sa kanya, tigil-tigilan niya na, no? Kasi nauubos na yung savings niya. And yes, pinakikialaman ko yung savings ni Daddy Justin. Kasi kapag hindi ko siya pinigilan, makuubos yung pera niya. So, ako yung kanyang konsensya. So, that's it! Thank you so much, guys, for watching this vlog or this segment. Di ko alam kung magiging standalone vlog to, pero sana nag-enjoy kayo sa mga pinamili ko sa Hong Kong. Malilikpit ko na to para makapag-pack na tayo sa tag dito, papuntang biglang naglag yung utak ko, papuntang Thailand. So, yun lang. Thank you for watching! See you next time! Bye!